Ako, abogado tayong dalawa. Hindi ko dinidepensa si Presidente Marcos. But kung ano yung hinihigop niya, kung talcum powder o ano, hindi na talaga. Again, I cannot judge. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? May panibagong statement itong ating former President Duterte sa kanyang latest interview doon sa Davao, no? Sina Attorney Harry Roque, pati itong si Attorney Trixie. At magaling yung kanilang discussions, no? Sa lahat ng mga issues, sinagot na po ni former President Duterte. And talagang makikita nyo ang sobrang galing ng mga utak nitong mga attorney, no? Kasi lahat naman itong mga kaalyado po ni former President Duterte ay mga abogado at mga attorney po ito. Sina Attorney Trixie, Attorney Spokesperson Harry Roque, and especially si former President Duterte. Okay? So, tumpak na tumpak, sapul na sapul itong mga answers po ni former President Duterte. Okay? So, pakinggan natin yan. Dito yan sa ating vlog ngayon. Okay? Ayan. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para ha maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. So, let's start na kagad ha. Kasi kailangan nating magre-react at saka sa ating opinion. Alam nyo guys, it's very important na sabay-sabay po tayong manood dito sa, what do you call this one? Itong speech, itong, hindi naman ito yung speech, interview, no? Itong interview ni, interview po ni former President Duterte. Kasi marami tayong makukuha na mga aral at the same time, in abogado na perspective, okay? Lagi tayong mga nagko-comment sa mga issues, no? Bilang isang vlogger, pero iba talaga yung galing ng mga attorney, abogado kasi meron silang pinanghawakan na mga legalities. Okay? So, sabay-sabay po nating i ayan, okay na nga yung sounds eh. No, sabay-sabay po nating i-comment, i-react, ha? Gumawa sa opinion sa mga sasabihin po ng ating Pangulong Duterte. Okay? Marietta Fuentes. Itong governor ng mga moderators present. Ayan. Ruby Tabios, ayan, mayor ng mga moderators, Hi Migs Duhina. Ayan. Hello, good eve po mga kasisi at kay Sir Donmar. Ayan. So, let's start. Duterte. Pasok. Former President Duterte. Maligayang kadayawan and welcome to Basta Davaoenyo. Ako po muli ang inyong guest host, Trixie Cruz Angeles, at kasama po natin ngayon former Spokesperson, Attorney Harry Roque. Hi, mayong buntad, Davao. At karangalan ko na makasama kayo ngayong kadayawan, no? At siyempre, dahil ngayon po ay ang napaka-importanting gabi at araw dahil kasama na naman natin ang Mayor ng Sambayanang Pilipino, walang iba po, kundi si Mayor Roddy Duterte. Magandang araw, gabi o umaga. Alin dyan sa oras na programa na ilalagay yung itong interview ko para sa inyong lahat. Well, ano na po ha? Talagang banat na kaagad, Mayor, ha? Aha, ang unang tanong. Eh, Mayor, ano naman sasabi niyo dun sa mga revelasyon nitong katibinag ng taga-Davao din na limang beses daw niyang nakita si PBBM Jr. na kumitit ng powdery white substance? Yun ang sabi ni Kati. Nakausap ko na siya. Well, alam mo kasi ito ha, nagre-react na po si former President Duterte patungkol dito sa revelasyon ni Kati Binag. Ako, abogado tayong dalawa. Hindi ko dinidepensa si Presidente Marcos. But kung ano yung hinihigop niya, kung talcum powder o hindi na talaga. Again, I cannot rather give a conclusion or a picture na humihitit siya na hindi ko nakita yung or somebody after an investigation said that what was
action and what was depicted in the picture, ito yung ginamit niya. Mahirap kahit mag-ano, pero from the looks of it, parang ikaw tingin mo. Yeah, pero kilala niyo po si Cathy Binan? Oo. Oh. Talaga naman pong naging partner ni Tony Boy Florendo, no? At yung sinabi niyo nung una na may mga mayayaman sa Davao na nagdodroga, will you be at liberty para sabihin ko sino-sino yung mayayaman na yan? Kasi ang binanggit ni Cathy Binan, Voltes 5, no? Si Tony Boy at yung kamag-anak niya na si Sap, tapos may mga iba pa, no, ng mga mayayaman. Sila ba huya tinutukoy yung mayayaman sa Davao? Alam mo dito, historically, baski saan, ang unang pumapasok sa mga ganong bisyo, even during my younger days, yung mga marijuana, yung mga, yun namang mayayaman eh. Alam mo kasi yung taga Boulevard of Broken Dreams, yung squatter area dito, sa likod, hindi naman tarap. Hindi na yung squatter area ngayon, pero binigay na sa kanila. May binayaran na nila. Yun ang hotbed noon ng, ano, hindi naman ibang bagay. Hindi dyan sa, pero ngayon, itong bagong generation, itong shabo, it cuts across the all classes of society. From ano po, A, B, C, D, E. Ano po masasabi nyo, yung mga alta daw, kaya marami nagko-cocaine, natural daw, hindi gaya ng shabo, na artificial, synthetic. Walang depensya yun eh, no? Basta addicting. We go by the medical description of what you're taking, the substance. O kasi sinabi ng medical experts na it is a drug which is it induces hallucinations, you going violent in otak mo. If it is a drug that is prohibited because it destroys the mind, eh talagang bawal yan at masama. Well, huli na lang po bago si Atty. Trixie naman magtatanong sa inyo. No? Nakasaad po sa salaging batas na kapag merong serious illness ang presidente, dapat magbigay ng impormasyon sa taong bayan. Alam po natin na ang drug addiction is considered by doctors as a serious illness. Tingin niyo ba ho kinakailangan magbigay na ng impormasyon ang presidente tungkol sa estado ng kanyang kalusugan, lalong-lalo na dun sa speculation? Di pa naman napapatunayan, pare-pare tayong abogado, no? So we cannot condemn him as a drug user. Pero napakalakas na po ng angas eh, kasi yung sinabi niyo, tap na mapakitaan kayo ng ebidensya, sinabi ni Agent Morales na may confidential na witness, yung video ni Maharlika at ngayon si Cathy Binan. Should he now comply with the Constitution and report to the nation the state of his health? I suppose that really, seriously now, kung ikaw ay isang public official and you're suffering from an addiction, except sexual na. Prangka-prangka tayo, total, matatanda naman tayo dito lahat siguro ang nakikinig sa programa to. You must at least come up with something. Pero kung sabihin mo, ginagamit ko yung panahon na ito na presidente ako, especially when I make decisions, wala na po yan. It's out of the question. Now, if you keep a healthy distance from the issue, ayaw mo namang i-debunk. Ayaw mo namang, you do not come up with an outright denial. So, magtatanong tayo kung tao na, kung hindi totoo, bakit niya sabihin hindi totoo? At kung totoo naman, bakit hindi niya, you know? Diyan tayo nagtataka. Kasi no comment siya eh. Even sa pagsabing hindi yan totoo, totoo yan. Wala siya, no comment siya. Diba? So, the people of the Philippines deserves to know what is the truth about this Paul Boronic issue na ito. Kasi lahat ng pambabatikos ni former President Duterte dati, sinasagot niya. Duterte, may babae ka ba? Ayan, lahat yan, sinasagot niya ni former President Duterte. Bakit ngayon, this becomes a national issue already, bakit hindi ka sumasagot, Mr. President Bongbong Marcos? Pinoto ka ng taong bayan, ng majority, 31 million po ang bumoto sa inyo. Yung 31 million na bumoto sa inyo, deserves to know kung ikaw ba ay gumagamit o hindi. Di ba? Kasi kung hindi mo sasabihin at mag no comment ka lang, sayang yung boto namin. Admit it and add something. Kung sabihin niya, noon yun, oh. Si VP Inday has been criticized doon sa security detail niya. So binawasan siya ng security
And to be fair, she rose to the occasion. Sabi niya, sige, pwedeng hindi na. Pwede naman. Hindi nga siya nag-react nung una eh. Kaya lang, ang daming makulit online and even sa media, na everybody was reacting. Pati congressman, nag-react na ano, na that's excessive. Yan. Everybody wanted to put their... mga talking heads sila ngayon. Correct. Hindi, style nila ngayon yun eh. But in addition to that, shortly then after that, she was on her way to Germany, nakunan siya ng picture. Clearly CCTV, sir, pag nakita niyo yung ano. Siya, her husband, her children were minors. Na ano, nakunan din sila. I mean, since pinag-uusapan na rin lang yung issue ng security, at the same time, merong ganon. Not only that, actually, even if it's in public, if she was in a public place, aeroplano, whatever, government-owned, taking pictures of a person is clearly, hindi naman illegal, but it could be illegal in the sense that it involved the security of the person. Okay. Yung pero ang tanong, Mr. President, Tatay Digong, bakit sinusundan nila si VP Sara? Bakit kailangan pati doon sa airport, kailangan nilang bantayan si VP Sara? Ano ang takay nila? Ano ang layunin nila dito? 'Di ba? Hindi nila inisip na meron siyang kasamang mga anak niya, pamilya na. Wala nang privacy. Kay Inday, what is deplorable there is that it was taken na hindi alam. And for security, yun. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...